Next problem. So, what is the derivative with respect to x of quantity x plus 1 cubed minus x cubed? So, for let's say meron tayo u raised to n. So, anong derivative niyan? So, baba mo yung n, copy mo yung u raised to n, minusan natin ng 1 yung minusan natin ng 1 yung exponent, then derivative ng u. So, derivative ng base. So, since derivative of power, so therefore, ibaba mo yung 3, copy mo yung base, copy mo to, x plus 1, 3, minusan natin ng 1, then, derivative ng base, so derivative ng x plus 1, so derivative of x with respect to x, so therefore 1. So minus, so baba natin yung 3, baba natin yung 3, copy natin yung x cube, minusan natin ng 1, then derivative ng x, so derivative of x with respect to x. So, 1 pa rin yan. So, therefore, bagay siyang 3, x plus 1 squared minus 3 x squared. So, ngayon, simplify natin to. So, therefore, 3, magiging siyang x squared plus 2x plus 1 minus 3x squared. So therefore, multiply distributively, so may isang 3x squared plus 6x plus 3 minus 3 x squared. So ngayon, ito, maka-cancel. Ang mangyayari, ang matitira ay 6x plus 3. So, ang answer is letter D. So, ngayon, ang calculator technique. So, derivative ng equation. So, ayan, so cut, as equal, so 15. So, as x is equal to 2, ang naging result niya is 15. So, eto, so dito naman, by substitution, so, since naalam na natin na ang answer ay letter D, so, 6x plus 3, then cut 2 equals, so 15. So, at x equal to 2, ang result niya is 15 din. So, therefore, ang answer ay letter D. So, pag nag-substitute ka ng at x is equal to 2, so, ang lalabas niyan is not equal to 15. Ibig sabihin, wrong. Or mali. Kapag equal sa 15, kaya dito, yan yung tamang answer.